Bakit kumuha ka na ng Toyota Vios? Hindi mo na lang hinintay yung bagong model. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive akong question before na naalala ko ngayon dahil nandito na ako ngayon sa aking Toyota Vios. At yun nga, sabi niya, bakit daw kumuha na ako at hindi ko na hinintay yung bago? Well, actually, kinukulit ko yung agent ko kung maglalabas nga sila ng bago at wala pa nga daw silang info kung kailan or possible bang mapalitan na yung model ng Toyota Vios dito sa Pilipinas. Pero actually, ako, I prepared, no? Itong lumang Toyota Vios, kung sakali mang lalabas man yung bago, medyo hindi naman ako manginayang. Isa sa mga reason dyan is hindi pa natin sigurado kung ano yung makina ng bagong lalabas na Toyota Vios at hindi rin natin alam kung babaguhin nila yung transmission. Aside dun sa mga parts, no? Kasi pag bago ang unit, kahit sabihin natin Toyota yan, it will takes months or years bago pa lumabas yung mga piyesa niyan. Unlike nitong old model, eh sabihin na natin widely available na sa market yung mga piyesa nito. Kaya if ever man na may kailangan akong palitan, meron akong kailangan i-repair, o sabihin na nating ipacheck, mas kabisado na to nung mga mechanic. O ako mismo, alam ko na kung paano ko to gagawin. Unlike kasi kung halimbawa, iso, scenario na lang, mabago nila yung transmission, mabago nila yung engine. Now, magka-problema ako sa makina, eh medyo baka mahirapan akong maghanap ng piyesa niyan. O halimbawa, scenario na lang, bumper. Eh pag yung luma na Vios ang kinuha ko, wala akong masyadong problema sa bumper, yung mga headlight. Sabihin natin, mas madali kong mahahanap yan kaysa doon sa pinakabagong model. Pero kasi syempre, ang trabaho sa akin kasi nito is pang TNBS to o pang Grab. Eh kaya okay na ako dito sa luma. Hindi ko na kailangan ng pinakabagong model. Aside doon sa masubok na to, okay, mas maraming pyesa na to, so hindi ako mag-worry. Kasi yun nga, hindi ko pa naman, wala pa naman binibigay na specs kung ano yung lalabas na bago. Pero kung maybe, kung sakali man ano, na same engine, same transmission, well, siguro may konting panghihinayang. Pero kung parehas, kung maiiba, ako dito na ako sa luma. Kasi mas subok na. Aside dun sa mga component pa, no, yung mga bumper nga, headlight, brake light. Sabihin na natin, pag araw-araw mong idadrive ang sasakyan, may chance talaga na magagasgas, okay? May mababasag. So, yun yung reason ko, no, kung bakit hindi ko na hinintay yung bagong Toyota Vios. Okay? Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps at salamat doon sa nag-comment, ano. Syempre maganda naman kung pinakabago yung makukuha ko. Pero hindi naman ako nanghihinayang. Kung lumabas man bukas o sa susunod na linggo, I will be more happy dito sa Toyota Vios ko ngayon. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.